Teka, hindi naman sa ganun. Lahat ng sinabi ko batay lang sa obserbasyon ko sa kapatid mo. Kasi sa maikling panahon na nakilala ko si Constantino, masasabi kong mabuti siyang tao. Kahit sino naman siguro yun yung sasabihin eh. Tugon ni Andrea. Tama ka. Kahit sino makakapagsabi na may tinatagong kabutihan si Constantino. Kaso lang madalas hindi nauunawaan ng mga tao ang kanyang ugali. Nga pala, nasabi niya sa akin ang tungkol sa selyong nailagay sa inyo ni Belismo. Pasesya na, pero mukhang wala kami magagawa para maalis kayo sa sumpang yan. Wika ni Padre Jenner. Pinunta ni Constantino ang kaibigan niyang si Claudio. Baka sakaling may magagawa ang mga yon. Kaya wag muna tayong mawala ng pag-asa, Papang. May solusyon para sa lahat ng bagay. Tugon ni Nimrod. Sa kabilang banda. Kakarating lang ni Constantino sa bahay ng kaibigan. Kasalukuyan itong nagpapahinga mula sa nangyaring sagupaan. Aba, tignan mo nga naman. Hindi ko inaasahan ang pagbisita mo ha. Pasesya ka na, sobrang gulo sa bahay. Halika, tumuloy ka muna. Sandali lang ha, kukuha ko ng maiinom. Wika ni Claudio. Ilang sandali ang nakalipas ay bumalik ito. Bitbit ang dalawang tasa ng mainit na kape. Maraming salamat, Manong. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang dahilan ng pagpunta ko ay tungkol sa dalagang tinulungan namin. Hindi niya sinabi sa akin ang buong katotohanan. Kasapi din pala siya ng kulto ni Belsimo. At ang masama pa, namarkahan silang dalawang magkapatid. Hindi ko alam kung paano pa ako makakatulong. Wika ni Constantino. Hindi naman mahirap tanggalin ang selyo ng demonyo. Pero nakadepende ito sa taong namarkahan. Nasa kanya kung makakayanan niyang tisin ang hirap na pagdadaanan para lamang matanggal ang selyo. Tugon ni Claudio. Yun nga ang problema natin, Manong. Sa nakikita ko sa babae, hindi ganun kalakas ang kanyang espiritu. Maaari niyang ikamatay kung sakaling ipagpipilitan natin ang pag-alis ng selyo, lalo na dun sa nakababata niyang kapatid. Wika ni Constantino. Bigla siyang inawat ni Claudio. Sandali lang. Dalawa sila ng kapatid niya na may selyo, hindi ba? Natigdan mo ba ang itsura ng selyo ng babae? Alam mo, Constantino, maaari tayong makakuha ng kasagutan sa mismong problema. Bilisan mo, ubusin mo na yung kape. Babalik tayo sa monasteryo. Wika ni Claudio. Pambihira ka naman, Manong. Kumukulutong kaping binigay niyo sa akin tapos ipapaubos niyo kagad. Muling wika ni Constantino. Naupo si Claudio at napaisip. Pero nagtataka ako sa ginawa ni Belsimo. Ang alam ko lang, gustong gusto niyang makabalik sa dating anyo. Yon ay ang katawang demonyo na isinelyo namin. Ilang taon nang nakakalipas eh. Bakit kailangan niyang magtatag ng kulto? Wika ni Claudio. Yan din ang nasa isip ko, Manong. Siya pa mismo ang namuno. Hindi kaya? Hindi na naituloy ni Constantino ang sasabihin. Dali-dali itong tumayo at tumakbo palabas ng tahanan. Sinundan naman ito ni Claudio. Sana lang mali ang iniisip natin. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. Wika ni Claudio. Patuloy pa rin nag-uusap sina Padre Jenner at Andrea sa monasteryo. Nang biglang makaramdam ng kakaibang presensya si Nimrod. Pasimple itong tumayo sa likuran ni Andrea. Hinawakan ng kamay ng kapatid nito sabay hatak palayo. Napalingon si Andrea at ngumiti ng nakakaloko. Hindi ko alam na napakalakas din pala ng pakiramdam mo, Nimrod. Kaso huli na ang lahat eh.
nakapasok na ako sa inyong lungga. Sinong mag-aakala na madali pala kayong madinlang? Mabuti na lang, nagawa kong isali ng kaluluwa ko sa katawan ng babaeng to bago pa siya makahingi ng tulong sa inyo. Wika ni Andrea. Laking gulat nila Padre Jenner. Unti-unting nag-iiba ang boses nito. Talagang walang pinipiling lugar ang mga kagaya mong demonyo. Kahit kailan, hindi mo na ginalang ang tahanan ng Diyos. Tugon ni Padre Jenner. Mabilis sa tumakbo si Nimrod papunta sa tabi ng kanyang ama-amahan. Binalot ito ng pananggalang. Hindi yan basta-bastang demonyo, Papang. Siya ang nakalaban ni Constantino. Walang iba kung hindi si Belsimo. Sinasabi ko na nga ba, hindi pa tuluyang natapos ang laban. Ang buong akala ko, nagawa na siyang patay ni Claudio. Wika ni Nimrod. Ang napatay nila Constantino ay ang katawang sinapian ni Belsimo. At ang selyong nasa katawan ni Andrea, hindi para sa mga demonyong pinag-aalayan niya, kung hindi para makalipat kagad siya ng katawan. Wika ni Padre Jenner. Nang mga sandaling iyon, alam na ng dalawa na tuluyang nasakop ni Belsimo ang katawan ni Andrea. At ang masama pa nito, hindi nila maaaring patayin ang dalaga. Sige, tignan natin kung magagawa niyo kung patayin. Wala kayong magagawa kung hindi manood sa mga gagawin ko. Dahil labag sa alituntunin yung mga alagad ng Diyos na sakta ng katawan ng nasasanibad. Wika ni Belsimo. Laking gulat ng mga ito. Bigla na lang may kung sinong pumasok. Kagad dinamba ang dalaga. Nakahinga ng maluwag si Nimrod nang makitang ito ang alaga ni Constantino. Sinasabi ko na nga ba eh. Babs, nasaktan ba kayo? Wika ni Constantino. Maayos lang kami, Iho. Mabuti na lang, naramdaman kagad ni Nimrod ang presensya ng kalaban sa katawan ng dalagang to. Tugon ni Padre Jenner. Pasensya na po kayo kung nahuli kami sa pagdating. Anong sinasabi mo kanina, Belsimo? Hindi pwedeng sakta ng mga pare ang pisikal na katawan ng sinasaniban. Oo, tama ka. Pero pasensya na dahil hindi naman ako pare. Wika ni Claudio. Sabay lapat ng kanyang palad sa noo ni Andrea. Napasigaw ito sa sobrang sakit. Dahil sinusubukan ng ginoon na hugutin siya mula sa katawan ng dalaga. Itigil mo yan. Gusto mo bang mamatay ang dalagang to? Sa oras na hugutin mo ko ay sasama ang kanyang kaluluwa. Hindi mo magugustuhan ang susunod na mangyayari. Dahil sa selyong inilagay ko, mag-uunahan ang mga demonyong nasa paligid na pumasok sa bakanting katawan ng dalaga. Wika ni Belsimo. Alam ko yun. Kaya nga nagdala ako ng isa pang makakatulong. Atalante, kalad ka rin mo papasok ng impyerno ang kaluluwa ng isang yan. Sige na! Wika ni Constantino. Kinagat ng isa sa mga ulo ng atalante ang leeg ni Andrea. Habang ang dalawa naman, pilit na hinihila ang kaluluwa ni Belsimo palabas. Napapasigaw si Andrea, palatandaan na hindi pa tuluyang nasasakop ni Belsimo ang kaluluwa nito. Patuloy na hinahatak ng atalante ang kaluluwa ng demonyo hanggang sa tuluyan niya itong mailabas sa katawan ng dalaga. Mabilis namang kinuha ni Claudio si Andrea at dinala sa tabi ni Constantino. Tol, magbukas ka ng portal papasok sa impyerno. Hayaan mong makalusot si Atalante. Wika ni Constantino. Mabilis namang nag-usal ng dasal si Nimrod upang buksan ng lagusan.
Matapos ay tumalon papasok ang alaga ng binata. Sadyang ang napakalaki ng pinagbago mo, Constantino. Lalo ka pang lumakas. Habang nagtatagal, hindi na masukat ang iyong kapangyarihan. Wika ni Claudio. Kailangang sumabay sa agos ng panahon, Manong. Hindi natin alam kung ano pa ang darating na mga kalaban. Tugon ni Constantino. Kung sa bagay tama ka, mabuti na lang at naisip mo kagad ang nangyayari sa dalaga. Sa totoo lang, hindi ko akalaing gano'n ang mangyayari. Ang buong akala ko, nagawa ng patayin si Belsimo. Masyado akong naging kampante. Wika ni Claudio. Nagkaroon na ako ng hinala simula pa lang. Lalo na nang mapansin kong nakikita ni Andrea ang pamilyar kong si Atalante. Walang ibang makakakita sa nila lang, kundi ang kapwa niya galing sa impyerno. Tugon ni Constantino. Maging si Claudio ay hindi ito nakikita. Ngunit nararamdaman ang presensya nito. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang nakisingit si Nimrod. Constantino, may paraan para matanggal ang selyo ng demonyo sa katawan ng magkapatid. Pero nangangailangan ito ng matinding kasanayan. Wika ni Nimrod. Ilang porsyento ang pag-asa magtatagumpay? Tanong ni Constantino. Ang totoo, 30% lang ang nakikita kong posibilidad. Wala sa atin ang may alam ng pamamaraan. At isa pa, ayokong isugal ang buhay ng dalawa dahil maaari nilang ikamatay ang maliit na pagkakamaling magagawa natin. Wika ni Nimrod. Sabihin mo sa akin kung anong ritual ang tinutukoy mo, Tol. Baka sakaling kaya natin eh. May 30% tayong titigdan. Para sa akin sapat na yun. Kahit nga 1% lang, kaya yun eh. Wika ni Constantino. Bagay na pinagtatakahan ni Nimrod. Dahil ganun na lang ang pagdanais ng kakambal na matulungan si Andrea at Paolo. Bakit ganun na lang ang pagnanais mong matulungan sila? Alam mo bang maaari mong ikamatay ang gagawin mo? Tanong ni Nimrod. Tinamaan ng lintik, Nimrod. Bakit kailangan mo pang magtanong? Para saan pa ang kakayahang taglay mo? Hindi ba para tumulong sa iba? Kung ayaw mong ituro sa akin ang ritual, ako mismo ang gagawa. Tugon ni Constantino. Hinawakan ni Nimrod ang kamay nito at muling nagsalita. Hindi ko na kailangang ituro sa iyo ang lahat dahil ikaw mismo ang nakakaalam nito. Napahinto si Constantino. Nilingon ang kakambal. Teka, huwag mo sabihin. Oo, Constantino. Kailangan mong tumawid papasok sa impyerno at makipagkasundo sa isang demonyo. Natahimik ang lahat, lalo na si Padre Jenner, nang marinig nito ang usapan ng kambal. Teka lang, sandali. Hindi ako makakapayag sa gagawin yung ritual. Wika ni Padre Jenner. Pwede ba tanda? Huwag mo nang palalain ang sitwasyon. Ito lang ang paraan para makatulong ako. Hindi ko hahayaang mamuhay ng may takot ang magkapatid na ito. Kung may kakayahan akong tumulong, tutulong ako. At walang makakapigil sa akin, kahit pa ang kalangitan. Wika ni Constantino. Matapos ay lumabas ito ng silid. Hahabulin pa sana ito ni Nimrod. Ngunit pinigilan siya ni Claudio. Mas makakabuti kung hahayaan na muna natin siya. Hindi makakatulong kung patuloy nating ididiin ang mga dahilan sa kanya. Kilala mo ang kapatid mo, Nimrod. Matigas pa sa adobe ang ulo niyan. Wika ni Claudio.
Tama po kayo, Manong. Mas makakabuti nga kung hahayaan na muna natin siyang magpalamig. Maiwan ko po muna kayo. Asikasuhin ko lang si na Andrea. Wika ni Nimrod. Matapos ay lumabas ito ng silid. Kasama ang magkapatid. Naiwan si na Claudio at Padre Jenner. Hanggang kailan mo itatago sa kanila ang totoo, Padre? Siguro naman napapanahon na para malaman ng kambal ang totoo nilang pinagmulad. Wika ni Claudio. Maniwala ka sa akin, Claudio. Gusto ko ding malaman ng kambal ang totoo nilang katauhan. Kaso natatakot ako na hindi nila ito kayang tanggapin. Tugon ni Padre Jenner. Masyado nang maraming naisakripisyo ng dahil sa kambal mong ampon. Lalo na ang pangarap mong maging obispo. Ngayon sabihin mo sa akin, may kabuluhan pa ba ang pagtatago ng lihim nila? Muling tanong ni Claudio, sabay labas ng kwarto. Napaisip si Padre Jenner sa mga sinabi nito. Alam ng matanda na matutuklasan din ng dalawa ang totoo nilang pinagmulan. Samantala, habang naglalakad sa labas ng monasteryo, iniisip ni Constantino ang sinabi ng kapatid. Tinitimbang ng mabuti ang maaaring mangyari kung sakaling ituloy niya ang ritual. Hindi na malaya ng binata, nakarating siya sa parking katabi ng monasteryo. Napangiti na lang ito dahil naalala niyang dito siya sinusundo ni Padre Jenner sa tuwing nagtatampo. Naupo sa isang upo ang semento ang binata. Pinagbasdan ang mga taong nagdadaan. Napatitig si Constantino sa isang rebultong nasa gitna ng plaza. Nanlaki ang mga mata nito dahil isang nilalang na may pakpak ang nakita niyang nakadapo sa ulo nito. Dali-dali siyang tumayo, pinuntahan ng nilalang. Ngunit mabilis itong lumipad nang makitang paparating ang binata. Sinundan ito ni Constantino hanggang sa makarating sa isang lumang simbahan. Dumapo ang nilalang sa isang mataas na poste at muling naging bato. Mga gargoyles, anong ginagawa nila dito? At sino ang tumawag sa kanila? Tanong ng binata sa sarili. Sa mga hindi nakakalam, ang mga gargoyles ay isa sa mga nilalang na kadalasang makikita sa mga lumang katedral o malalaking gusali. Pinaniniwalaan na ang mga nilalang na ito tagaprotekta ng mga kaluluwang nasa loob ng isang gusali. Sila din ang nagsisilbing bantay ng isang teritoryo at naglilingkod sa iisang Panginoon na kinikilala nilang patriarka. Balik tayo sa kwento. Habang pinagmamasda ng binata ang mga nilalang, biglang nagbukas ang pintuan. Lumabas ang isang matandang lalaki. Mukhang naliligaw kaya ta binata. Anong maitutulong ko sa'yo? Tanong ng matanda. Ikaw ba ang tumawag sa mga nilalang na yan? Anong ginagawa nila dito? Tugon ni Constantino. Kung ganon, nakikita mo ang mga alagad ko. Isa lang ang ibig sabihin yan. Merong kang kakayahang taglay. Nga pala, ako si Jeronimo. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong ng matandang si Jeronimo. Ako si Constantino. Sagutin mo ang tanong ko. Anong ginagawa ng mga gargoyle sa syudad? Tugon ni Constantino. Mukhang may nalalaman ka tungkol sa kanila. Bakit hindi ka muna tumuloy? Dito tayo sa loob nang mapag-usapan natin ang tungkol sa kanila. Masyadong mapanganib kung dito tayo mag-uusap. Wika ni Jeronimo. Sumunod naman si Constantino papasok ng katedral.
Namangha ito sa disenyo ng loob. Hindi makapaniwala ang binata. Sa kabila ng panglabas itong itsura, nagkukubli ang isang obra maestra. Gaano na kayo katagal nananatili sa lugar na ito? At ano ang pakay niyo? Tanong ni Constantino. Hindi sumagot si Jeronimo. Salip inaya nito ang binatang maupo sa mesa. Bakit hindi ka muna magkape? Mas masaya ang pag-uusap kung may mainit na kape sa iyong harapan. Tugon ni Jeronimo. Kanina pa ako inom ng kape. Nangangasim na nga ako eh, kaya salamat na lang. Sagutin mo ang tanong ko, anong ginagawa niyo sa lugar na ito? Wika ni Constantino. Bueno, total ayaw mo namang magkape. Sige, sasabihin ko na lang sa'yo. Naghahanda kami para sa pagdating ng kadiliman. Tugon ni Jeronimo. Anong klaseng kadiliman ang inaantay niyo? Mukhang nasa kalagitnaan na tayo ng sinasabi mong kadiliman. Wika ni Constantino. Mali ka, iho. Hindi pa dumadating ang sinasabi ko. Dahil dadali nito ng kambal na anak ni Samael. Tugon ni Jeronimo. Tega, anong sinasabi mong kambal na anak ni Samael? Oo, ang kambal na anak ni Samael sa isang babaeng kapatid ng Santo Papa. Mukhang pamilyar sa akin ang kwentong yan. Sabihin mo sa akin, tanda, saan mo nalaman ang tungkol sa bagay na yan? Matagal nang laganap ang propesiya. Siguro, bago pa kayo mapulot ng isang pare na nagngangalang Hiner. Wika ni Jeronimo. Napatayo si Constantino sa sinabi nito. Paano mong nakilala ang papang Hiner ko? Paano mong nalaman ang tungkol sa amin? Tanong ni Constantino. Bago pa man ito masagot ng matanda, biglang dumating ang isa pang lalaki. Matipuno ang pangangatawan. May nakabalot na itim na tela sa mukha. Hindi pa ito ang tamang panahon upang pag-usapan ng bagay na yan. Jeronimo, may mas mahalaga tayong kailangang gawin. Wika nito. Pasensya na, Constantino. Pero may kailangan akong gawin. Huwag kang mag-alala dahil magkikita pa tayo. Nga pala, ikamusta mo ako kay Padre Hiner? Tayo na, Ariel. Kahit kailan talaga, panira ka ng araw. Muling wika ni Jeronimo. Matapos ay biglang lumakas ang hangin. Napatakip ng mukha ang binata. At nang magmulat ito, nasa labas siya ng katedral. Wala na rin ang dalawang kalalakihang kausap nito. Dali-daling umalis ang binata. Pagdating nito sa monasteryo, sinalubong siya ng kapatid. Saan ka ba nanggaling, Constantino? Nag-alala ako sa iyo ah. Tanong ni Nimrod. Diyan lang sa labas, nagpahangin. Asan si Pops? Nagpapahinga yata siya. Bakit? Wala naman. May ilang bagay lang akong itatanong sa kanya. Bukas na lang siguro. Magpapahinga na din ako. Masyado nang mahaba yung araw na to eh. Tugon ni Constantino. Pumasok na ito sa silid. Habang nakaiga, patuloy nitong iniisip ang sinabi ni Jeronimo. Kinabukasan, maagang nagising si Constantino. Pinuntahan si Padre Hiner. Nasa kalagitnaan nito ng pagdarasal, kasama ang ilang pare sa monasteryo. Naupo ang binata sa bandang likuran habang inaantay na matapos ang pagdadasal. O Constantino, himala at nagpunta ka dito sa simbahan.
Anong may tutulong ko sa'yo? Tanong ng pare. May ilang katanungan lang ako, Pops. May nakausap akong tao at kilala niya kayo. Ang pangalan niya ay Jeronimo. Nanlaki ang mga mata ng pare nang marinig ang pangalan nito. Anong sinabi mo? Nakapag-usap kayo ni Jeronimo? Tanong ni Padre Jenner. O tay, may mga nasabi siya sa akin tungkol sa kambal na anak ni Samael. Sino naman si Samael? Si Samael, isa sa prinsipe ng impyerno. Tugon ng pare. Nahalata ni Constantino ang kaba sa boses nito. Bakit, Pops? May problema ba? Alam ko ang totoo tungkol kay Jeronimo. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit sila nandito. Tanong ni Constantino. Ang pagpapakita ng mga gargoyles sa oras ng matinding panganib, sila ay matagal nang kaalyado ng mga kagaya natin. Marahil may paparating na kaguluhan. Anumang oras ay maaari silang pumunta dito upang makipag-usap. Tugon ni Padre Jenner. May kinalaman ba ito sa sinasabi niyang kambal na anak ni Samael? Sino ang mga yon? Banta ba sila sa sangkatauhan? Tanong ni Constantino. Noon oo, pero ngayon, sigurado akong wala tayong dapat alalahanin. Ang kailangan nating pagandaan ay ang mga mangyayari. Mabuti naman at ikaw ang unang nakausap ni Jeronimo. Matagal na kaming hindi nagkikita ng isang yon. Tugon ni Padre Jenner. Alam ni Constantino na may tinatago ang pare. Ngunit hindi niya ito kinumpronta. Hinayaan ng binatang si Padre Jenner mismo ang magsabi nito sa kanya. Kung ganun, wala naman pala tayong dapat ipag-alala. Sige, Pops, may pasok pa ako ngayon eh. Wika ni Constantino. Habang nasa klase, kinausap ito ni Nimrod. Nakita ko kayong nag-uusap ni Papang kanina. Ano ba ang pinag-uusapan niyo? Tanong ni Nimrod. Ayun ba? Wala naman. Ilang bagay lang tungkol sa monasteryo. Ikaw, kumusta naman sina Andrea at Paolo? Tugon ni Constantino. Yan pa nga ang inaalala ko. Ano, itutuloy mo pa rin ba ang pagtulong sa kanila? Muling tanong ni Nimrod. Nag-aantay lang ako ng tamang oras, tol. Napag-isip-isip ko kasi, tama ang sinabi mo. Mukhang malabo nga ang gagawin ko eh. Pero sa kabilang banda, inaalala ko pa din ang kapakanan nila. Nahati ang isip ko sa mga nangyayari. Wika ni Constantino. Bahagyang natawa si Nimrod sa sinabi ng kakambal. Alam mo, naninibago talaga ako sa iyo, Constantino. Ngayon lang kita nakitang nag-alala eh. Bakit ba? Ano bang meron kay Andrea? Biglang napatayo si Constantino. Napalakas ang pagsagot nito sa kakambal. Ano bang klaseng tanong yan, tol? Wala naman akong ibang intensyon sa babaeng yun eh. Gusto ko lang na magkaroon siya ng normal na buhay. Yun lang. Ano ba kasi yung sinasabi mo? Tugon ni Constantino. Nakatingin sa kanila ang mga kaklase. Kaya imbis na maupo, lumabas na lang ng silid si Constantino. Sinundan naman ito ni Nimrod. Masyado ka namang seryoso. Nagtatanong lang eh. Ang mabuti pa, pumunta na lang tayo sa kantinan. Libre kita ng tangalian. Wika ng kakambal. Yan ang dapat mong gawin, bumawi ka. Halika na, nagugutom na din ako eh. Tugon ni Constantino.
habang naglalakad ang dalawa papunta sa kantinan. Namataan ito si Ariel. Nakatayo ito sa gitna ng daan habang nakatitig sa dalawa. Kilala mo ba ang taong yan? Tayo lang ba ang nakakakita sa kanya? Tanong ni Nimrod. Tayo lang ang nakakakita sa kanya. Mamaya ako na ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Bilisan mo. Sundan natin siya. Tugon ni Constantino. Mabilis namang naglakad si Ariel papunta sa likod ng paaralan. Naabutan nilang nakatayo doon ng lalaki. Kaagad nagtaas ng depensa si Nimrod sa paligid para maiwasang madamay ang mga tao. Hindi nyo na kailangang gawin yan. Hindi ako kalaban. May hatid akong mensahe mula kay Jeronimo. Wika ni Ariel. Teka, sandali lang. Magkakilala kayong dalawa? Tanong ni Nimrod. Oo, Ariel ang pangalan ng taong yan. Isa siyang gargoyles. Magsalita ka, Samuel. Anong pinapasabi ni Jeronimo? Tanong ni Constantino. Makipagkita kayo sa kanya sa lumang katedral. Aantayin niya kayong dalawa. May mahalagang bagay siyang sasabihin sa inyo. At sa tingin ni Jeronimo, oras na para malaman niyo ang katotohanan. Wika ni Ariel. Hindi na nagawa pang magtanong ng dalawa dahil kagad itong naglaho. Anong sinasabi nung totoo? May alam ka ba dito, Constantino? Tanong ni Nimrod. Wala din, Tol. Pareho tayong walang alam. Kaya mas makakabuti kung pumunta tayo. Tugon ni Constantino. Matapos ang klase ay tumuloy ang dalawa sa lumang katedral. Sinalubong sila ni Ariel sa pintuan. Maligayang pagbabalik, Constantino. At sa'yo naman, Nimrod. Maligayang pagdating. Kung hindi pa ako naipakilala sa iyo ng kambal mo. Ako nga pala si Ariel. Tumuloy na kayo. Nag-aantay si Jeronimo. Wika ni Ariel. Habang papasok ang mga ito, pinagmamasdan ni Nimrod ang mga disenyo sa paligid. Napansin ito ang mga dekorasyon sa dingding. Naglalarawan sa kasaysayan ng mga gargoyles. Patuloy sa paglalakad ang tatlo hanggang sa marating nila ang isang silid sa pinakadulo ng pasilyo. Binuksan ni Ariel ang pintuan. Pinapasok ang dalawa. Hanggang dito na lang ako. Tumuloy na kayo. Nag-aantay sa loob si Jeronimo. Wika ni Ariel, sabay lakad palayo. Nawiwirdoan ako sa isang yun. Parang hindi siya marunong ngumiti. Laging blanco yung itsura. Parang bato. Huwag kang magtaka. Ganyan talaga ang mga gargoyles. Halika na, pumasok na tayo. Pagpasok sa silid, nakita nilang nakatayo si Jeronimo sa harap ng isang malaking larawan. Makikita dito ang dalawang sanggol na tila hinuhugot mula sa lagusan ng impyerno. Hawak-hawak ng isang babae ang kamay ng mga ito. Samantalang ang mga paa naman ng dalawang bata, hila-hila ng demonyo. Makikita din sa larawan ang imahe ng isang dryad na binabalot ng kanyang pakpak ang babaeng may hawak sa mga sanggol. Nanlaki ang mga mata ni Constantino dahil kawig na kawig ito ng isa sa pamilyar niyang si Amatea. Pagmasdan mong mabuti ang larawan, hindi ba napakaganda ng pagkakalikha?
Salamat sa pagpapaunlak. Maupo kayo at may mahalaga tayong pag-uusapan. Wika ni Jeronimo. Uupo na sana si Nimrod nang may lalaking pumasok sa silid. Laking gulat ng kambal dahil ang taong iyon ay walang iba kung hindi si Padre Jenner. O Pops, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Constantino. Naimbitahan ako ni Jeronimo. Maupo kayo at makinig sa lahat ng sasabihin namin. Mahalagang malaman nyo ang bawat detalye. Tugon ni Padre Jenner. Matagal nang tanong sa isipan nyo ang tungkol sa kung saan kayo nagmula, hindi ba? Napagtanto namin ng inyong ama. Nasabihin na ang katotohanan. Kaya makinig kayo. Unawain ang lahat. Dahil ito ang magtatakda ng inyong kapalaran. Wika ni Jeronimo. Bago ang lahat, ano ang nakikita nyo sa larawang ito? Tanong ni Padre Jenner. Inilarawan ng dalawa ang nakita. Tumangulang ang pare bilang tugon. Ano naman ang kinalaman ng larawan na yan sa amin? Tanong ni Constantino. Isa sa inyo ang nagawang makapaglakbay sa nakaraan. Nakita ang buong pangyayari. Constantino, maaari mo bang ikwento sa amin ang lahat? Wika ng pare. Tumayo si Constantino. Nagsimulang alalahanin ang lahat ng nakita nang minsan siyang dali ni Amatea sa nakaraan. Nakita ko ang kapatid na babae ng Santo Papa. Nakakulong. Napagbintang ang mangkukulam. Buntis ang babae ng mga sandaling yun. Pero walang nagawa ang Santo Papa para palabasin siya sa kulungan. Pagpapaliwanag ni Constantino. Ano naman ang kinalaman ng pangitaing iyon, Papang? Lalo lang gumugulo ang lahat. Wika ni Nimrod. Ang babaeng iyon, si Amanda. Oo, kapatid siya ng Santo Papa. Nang mga sandaling iyon, ikinulong siya ng simbahan dahil napag-alaman ng mga itong nagdadalang tao siya sa anak ni Samael. Tugon ni Jeronimo. Samael, prinsipe ng impyerno. Kalokohan. Paano mangyayari ang bagay na yun? Tanong ni Constantino. Oo, kalokohan kung pakikinggan. Pero totoo ang lahat ng sinasabi ko. Dahil nakatayo sa harapan namin ngayon ng buhay na patotoo. Wika ni Padre Jenner. Nanlaki mga mata ng kambal sa mga sinabi ng pare. Napatingin ang mga ito sa larawan. May mga pangitaing dumaan sa kanilang isipan. Panandalian lang ito. Ngunit tanda ng dalawa ang buong pangyayari. Isang babae ang nakagapos sa poste sa gitna ng plaza. Nakapaligid sa kanya ang napakaraming tao. Sa bandang paanan ng babae, tumpok na mga toyong dayami at mga kahoy na panggatong. Isinisigaw ng mga tao na sunugin ang babae ni Samael. Wika ni Nimrod. Sinindihan ng mga tao ang dayami at mabilis itong nagningas. Sa kalagitnaan ng apoy, dumating ang isang lalaki. Malaanghel ang presensya nito. May apat na pakpak at gintong buhok. Kinuha ng lalaki ang sanggol sa sinapupunan ng babae at dinala sa malayo. Wika ni Constantino. Inilagay ito sa isang kahon. Iniwan sa gilid ng daan. Napulot ito ng dalawang lalaki na isipang ipagbilis sa mga masasamang loob. Ngunit isang pare ang nakakuha sa mga sanggol. Pagbabalik tanaw ng dalawa,
Biglang napaupo si Constantino at napangiti. Kami ang kambal ni Samael, ang magdadala ng kadiliman sa mundo. Wika ni Constantino. Maging si Nimrod ay natahimik sa mga nalaman. Tama ang sinabi mo, Constantino. Kayo nga ang kambal ni Samael. Ngunit hindi ibig sabihin nun, kayo ang nakatakdang magdala ng paghuhukom. Nagawa niyong baguhin ang kapalaran. Tignan niyo ang sarili niyo. Nasaan kayo? Hindi ba naglilingkod sa Diyos na may likha ng lahat? Wika ni Padre Jenner. Naglilingkod sa Diyos. Nagpapatawa ka ba, tanda? Ang kapangyarihang ginagamit namin ay mula sa demonyo. Paano mong nasasabi ang ganyang kasinungalingan gayong nasarapan mo na ang hubad na katotohanan? Wika ni Constantino. Pilit naman itong inaawat ni Nimrod. Constantino, makinig ka muna sa sasabihin nila. Panigurado namang may paliwanag sila sa lahat eh. Tugon ni Nimrod. Huminahon si Constantino at muling naupo. Nung una ay hindi ko alam ang totoo niyong pagkatao. Pero kalaunan, lumalabas ang mga kakayanan niyo. Mga katangiang hindi nakikita sa normal na mga tao. Kaya naman nagpa siya kung ipadala kayo sa Italia para doon maglinang ang talento niyo at magamit sa kabutihan. Wika ni Padre Jenner. Sinanay kayo sa ilalim ng pangangalaga ng sarili niyong tsuhin. Bagaman labag sa kalooban nito ang responsibilidad, tinanggap niya ng buong puso alang-alang sa iyong ina. Wika ni Jeronimo. Si Matea, ang isa sa mga pamilyar na nangangalaga sa akin. Siya din ba pinadala ni Samael? Tanong ni Constantino. Dito na masasagutan katanungan mo kanina. Paanong napili ni Samael ang iyong ina? Yun ay dahil sa isang purong dibina si Amanda. Kaisa-isang babaeng eksorsista na may kakayahang tumawag ng mga anghel. Si Amatea ay isa sa mga nilalang na tinawag ng iyong ina upang maging gabay ng Santo Papa. Nang mamatay ito, pinasa sa iyo ang pangangalaga sa nilalang. Unti-unti nilang naintindihan ang pagkatao nila. Ngunit hindi pa rin maiwasan ng mga itong mabahala dahil sa propesiyang sinabi ni Jeronimo. Sandali lang ho. Paano ang propesiya? Tanong ni Nimrod. Matagal nang nabago ang propesiya, Nimrod. Simula nang mapunta kayo sa akin, isinantabi ko ang pagiging obispo. Nagbitiw sa aking katungkulan bilang kura paroko sa bayan ng Italia para matutukan ko ang inyong paglaki. Sa awa ng Diyos ay nagtagumpay ako dahil lumaki kayong mabuting tao. Wika ni Padre Jenner. Tama ang sinabi ni Padre Jenner. Ito din ang dahilan kung bakit nagalit ng husto ang mga kalaban. Tugon ni Jeronimo. Kalaban? Sinong mga kalaban? Isang malaking lihim na organisasyon. Sumasamba sa hari ng impyerno. Naglalayong ipasailalim ang buong mundo sa kanilang pamumuno. Marami sa malalaking leader ng mga bansa, negosyante, artista, at mga sikat na tao ang kasapi ng organisasyon. Hindi mo sila makikilala ng basta-basta dahil natatakpan ang kinang ng suot nilang alahas at magarang pananamit ang kanilang kademonyohan. Maging sa simbahan, may ilan nang nakapasok. Pagpapaliwanag ni Padre Jenner. Makikilala sila sa mga nakatagong simbolo, ang tatsulok. Pero hindi nyo na sila kailangan panghanapin. Dahil sa kasalukuyan, kumikilos na ang ilan sa mga galamay ng samang ito upang matuntun kayo ng kakambal mo.
wika ni Jeronimo. Kung ganon, simulat sa pula, nasa panganib na ang buhay namin. Tanong ni Nimrod. Ang lahat ng mga pinagdaanan niyo at nakalaban, hindi nagkataon lang. Lahat sila ay pakawala ng organisasyong sinasabi ko. Hindi biro ang kanilang impluensya dahil may mga kasapi silang kagaya niyong may kakayahan. Wika ni Padre Jenner. Medyo magulo ah, pero ayos lang. Kahit papaano naman, alam na namin kung sino ang kalaban at kung sino ang kakampi. Wika ni Constantino. Ngunit anong ginagawa ng mga gargolyas dito? Bakit naman sila nagpakita? Tanong ni Nimrod. Kami ang tagapangalaga ng simbahan. Hindi namin pwedeng hayaang masakop ito ng mga kalaban. Sa mga oras na ito, kumikilos na si Ariel upang balaan ang lahat ng mga kauri namin. Hindi lang nagtatapos sa katotohanang nalaman niyo ang lahat. Habang nag-uusap tayo, nagkalat na ng kasamaan ang mga kalaban. At siguradong sa susunod na araw, magugulat na lang tayo sa mga mangyayari. Tugo ni Jeronimo. Kaya kailangan yung maghanda dahil hindi natin alam ang susunod na mangyayari. Constantino, kaya mo bang kontrolin ang Dryad? Tanong ni Padre Jenner. Hindi ko kailangang kontrolin si Asado. Alam kong darating siya sa oras ng kagipitan at hindi pa niya ako binibigo. Tugo ni Constantino. Sabay taas ng kamay nito. Lumitaw sa tabi niya ang puting pusa na may tatlong buntot. Kamangha-mangha. Isang Dryad na nasa pangangalaga ng kalahating demonyo at kalahating tao. Wika ni Jeronimo. Hindi lang yan ang nakakagulat sa kanya, Jenner. Nasa ilalim din ng pangalaga ni Constantino ang bantay ng lagusan ng impyerno, ang Atalante. Wika ni Padre Jenner habang hinihimas ang balahibo ni Amatea. Kilala ang Atalante sa aming kultura bilang Cerberus. Isa sa mga alaga ng bathala ng kailaliman. Hindi ko akalaing may sariling bersyon si Samael. Muling wika ni Jeronimo. Unti-unti nang gumagaan ang oras sa paligid. Napapangiti na din si Constantino at Nimrod. Kung hindi nyo na itatanong, si Jeronimo at ang kanyang angkan ay mula sa bansang Griego. Kaya marami siyang nalalaman patungkol sa mga mitolohiya. Tugo ni Padre Jenner. Tama ka kaibigan, pero bago sa akin ang isang Dryad, maaari mo bang sabihin kung saan nang galing ang kanilang angkan? Tanong ni Jeronimo. Sabi sa akin, Pops, sila daw ay mula sa espasyo sa pagitan ng langit at lupa. Hindi sila may tuturing na anghel, hindi rin masasabing demonyo. Pero taglay nila ang parehong kakayahan ng mga ito. Asado, pwede mo bang ipakita ang totoo mong anyo sa ating mga bagong kaibigan? Wika ni Constantino. Tigilan mo nga ako sa kakatawag ng Asado. Amatea ang pangalan ko. Wika ng Dryad. Tumambad sa kanila ang isang anghel na may anim na pakpak. Nakatakip ng bakal na maskara ang mga mata. Tanging ang maselang parte lang ang natatakpan ng kasuotan. Nalo ko na. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ay naku, talaga naman oo. Wika ni Constantino habang pilit na tinatakpan ng katawan ng pamilyar. Ang sabi mo, gusto mong makita ang totoo kong anyo. Ito yun. Tugo ni Amatea. Ay nako, bumalik ka na nga lang sa pagiging pusa.
mapapahiya ako sa iyo eh. Wika ni Constantino. Nagtawanan ang lahat. Tuluyan ang gumaan ang kapaligiran. Napansin din ni Nimrod na unti-unting nawawala ang ulap na namumuo sa ibabaw ng katedral. Bueno, gumagabi na. Kailangan na nating bumalik sa monasteryo. Mauuna na kami, Jeronimo. Wika ni Padre Henera. Salamat sa pagpapaunlak, kaibigan. Ikinagagalak kong makita ang kambal prinsipe ni Samael. Tugon ni Jeronimo. Tawagin niyo na lang po kami sa pangalan. Hindi po kami sanay. Nakakapanibago. Wika ni Nimrod. Matapos ay nagpaalam na ang tatlo. Habang nasa daan pa uwi, hindi pa rin maiwasang isipin ng kambal ang mga nangyari. Hindi nila akalaing matutuklasan ang totoong pagkatao nung gabing iyon. Nimrod, ano kayang itsura ng tatay natin? Malaki kaya yung sungay niya, kagaya ng mga demonyong nakaharap natin? Tanong ni Constantino. Hindi ko masabi, Constantino. Pero pwede tayong umasa na ganun nga ang itsura niya. Kasi diba, prinsipe siya ng impyerno. Wika ni Nimrod. Narinig de Padre Henner ang usapan ng mga ito. Parehong mali ang inyong mga akala. Si Samael, nagtataglay ng maamong muka. Matipunong katawan. Pareho kayo ng buhok, Constantino. At kulay asul ang mga mata niya, kagaya ng sayo, Nimrod. Wika ni Padre Henner. Weh, maniwala. Nakita mo na ba siya ng personal? Tanong ni Constantino. Eh, hindi pa. Bilisan nyo na. Nagugutom na ako eh. Sinong nakatoka magluto? Tugon ng pare. Larawan ng masayang mag-aama ang tatlo. Masaya si Padre Henner. Dahil kahit hindi niya kadugo ang kambal, itinuring siya ng mga itong totoong ama. Lumipas ang ilang araw. Matapos ang pakikipag-usap sa mga gargoyles, wala namang nangyaring kakaiba. Normal na araw para sa kambal ang magpunta sa mga taong nangangailangan ng tulong ng isang eksorsista. Isang pasyente mula sa kabundukan ang dinala sa kanila dahil hindi na mapigilan ang pagwawala nito. Sinabi din ng kaanak na kinain nito ang kapatid niyang sanggol. Ngayon lang ako nakainkwentro ng ganito. Anong klaseng nilalang ang gagawa niyan? Wika ni Constantino. Aswang Constantino, ang pasyenteng kakarapin niyo, biktima ng yanggaw. Bago sa inyo ang ganitong kaso, kaya pakiusap. Pag-aralan mo ng mabuti ang sitwasyon. Bago ka sumugod o gumawa ng kahit anumang hakbang. Wika ni Padre Henera. Kahit papano, may alam din naman ako, Papang. Ako na ang bahala kay Constantino. Wika ni Nimrod. Kasalukuyang nagpupulong ang mga ito sa isang silid. Samantalang ang pasyente naman, nasa kabilang kwarto lang. Ang mabuti pa, puntahan natin ang pasyente nang matapos na tayo dito. Wika ni Constantino. Pagpasok pa lang ng dalawa sa silid, kagad na silang sinalubong ng napakasangsang na amoy. Nakita din nila ang pasyenteng nakagapos gamit ang malalaking baging. Mukhang masyado kong minaliit ang sitwasyon. Hindi nga pangkaraniwan ang kasong to. Sa tingin mo, Constantino, kakayanin ba natin to? Tanong ni Nimrod.
Nakalimutan mo bang anak ka ng prinsipe ng impyerno? Kung ang mga demonyo mismo na gawa nating ibalik sa impyerno, yan pa kaya pipitsuging aswang? Tugon ni Constantino. Laking gulat ng dalawa nang biglang magsalita ang isang matanda mula sa kanilang likuran. Ibahin niyo ang kasong to dahil hindi yan sanib. Ito ay isang sumpa na kumakapit hindi lang sa kaluluwa kundi maging sa pisikal na katawan ng tao. Napalingon ang dalawa nang marinig ang boses. O ikaw, sino ka naman? Tanong ni Constantino. Ako ang albularyong humingi ng tulong kay Padre Ener. Hindi ko alam na may pagka-arugante pa lang ipapadala niya. Wika ng albularyo. Mawalang galang na po sa inyo. Pero maaari ba naming malaman kung ano ang nangyari at kung kailan ito nagsimula? Tanong ni Nimrod. Pweh! Hindi lang pala arugante ang mga to. Mahina pa ang utak. Kagaya ng sinabi ko, nasakop na ng sumpa ang katawan ng taong yan. At kung hindi pa rin malinaw sa inyo, isa na siyang halimaw. Kung ako lang ang tatanungin, dapat pinatay ko na siya. Pero dahil nagmakaawang mga kaanak, dinala ko siya dito. Pero mukhang mabibigo din kayong gamutin ng taong yan. Muling wika ng albularyo. Naglakad si Constantino papunta sa pasyente. Napaangat ito ng tingin nang maramdaman ng presensya ng binata. Biglang nanlaki mga mata at tila nakaramdam ng matinding takot. Sumigaw ito ng paulit-ulit na parabang nakakita ng kung anong nakakatakot na nilalang. Pilit itong kumakawala sa pagkakagapos habang nakatitig kay Constantino. Hoy, halimaw, makinig ka sa akin. Walang puwang ang mga kagaya mo sa mundong ito. Kaya lumayas ka kung ayaw mong pilipitin ko yung leeg mo. Wika ni Constantino. Habang nakatitig sa mata ng pasyente, huminto ito sa pagpupumiglas. Nanatiling nakatingin sa binata. Huminaw nito hanggang sa magbalik sa dati ang itsura ng pasyente. Tama ka nga, tanda. Hindi na magagawa ng paraan ng isang ito. Wala na akong nakikitang bahid ng pagiging tao sa kanya. Kaya mas mabuti pang pagpahingay na natin siya. Wika ni Constantino, sabay lingon kay Nimrod. Tumango lang ito bilang pagsang-ayon sa plano ng kakambal. Nag-usal ng mga dasal pangkulong ang binata. Samantalang si Constantino naman, naglabas ng botelyang naglalaman ng langis. Pinainom niya ito sa pasyente at nagsalita. Sa pamamagitan ng konsagradong langis na ito, maiibsa ng gutom na nararamdaman mo. Tuluyang mapapatid ang pagkayok mo sa laman at iiwanan mo ang kagustuang kumain ng tao. Matulog ka sa katawang ito at hindi na muling gigising. Matapos ipainom ng binata ang langis, umatras ito ng ilang hakbang. Ilang minuto ang nakalipas, biglang naduwal ang pasyente. Lumabas ang masaganang itim na likido. Kasunod nito, mga bahagi ng katawan ng huling kinain. Nanindig ang balahibo ni Nimrod. Maging ang matandang albularyo, hindi inaasahang ganun ang mangyayari. Ilang sandali pa nawalan ng malay ang pasyente. Inutusan ni Constantino ang mga kaanak na kalagan ito sa pagkakatali. Anong nangyayari sa kanya? Tuluyan yung napagaling? Tanong ng albularyo. Hindi ba mahina ang utak namin? Eh bakit kami ang tinatanong mo? O ngayon, iuwi nyo na yung pasyente. Wala na yung sumpa. Hindi na epekto.
Tugon ni Constantino. Sabay lakad palabas ng silid. Pinatulog ng kakambal ko ang sumpa sa katawan ng taong yan. Hindi na kasi pwedeng matanggal pa. Pero wala nang dapat alalahanin. Kung ano man ang naiwan sa kanya, yun ay ang mga katangiang taglay ng sumpa ng pagiging aswang. Pero ang pagkayok sa laman, asahan niyong wala na. Wika ni Nimrod. Hindi makapaniwala ang matandang magagawang apulahin ni Constantino ang sumpa ng aswang. Bago ang kasong yon sa kanya, kaya hindi rin lubos maisip ni Nimrod kung paanong naisip ng kakambal ang lunas. Binabawi ko ang lahat ng sinabi ko sa inyo. Patawad kung nakapagbitiw ako ng hindi magandang salita. Wika ng albularyo. Walang problema. Nauunawaan ko ang reaksyon niyo. Ano? Anong walang problema? Nilait-lait tayo niyan tapos sinabihang walang utak. Hey, halika dito, Tabachoy. Halikan mo yung pa ako. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Mga kabayan, papapiliin ko kayo ha, kung gusto nyong mag-upload muna tayo ng isang bagsak na bagong storya or ipagpatuloy natin yung Constantino, yung susunod na episode. Comment nyo lang hashtag letter A kung ipagpapatuloy at hashtag letter B kung ibang kwento muna. Kayo nang bahala mga kabayan. Maraming salamat.